Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ang ganda po ng awit, ano? Sino nakakalam ng awit na yun? Sino kaya pwedeng umawit bukas? Yung alam na umawit ng mga awit na itinuro dito. Meron ba? May prank nyo. Bukas ang makakaawit ay pwedeng bigyan ng regalo. Yan. Sige, tingnan natin. Kahit alin sa mga inaawit natin gabi-gabi. Kasi yung mga bata, ang gagaling ng mga bata, ang gagaling na nilang umawit at marunong na rin mag-pray. So, may magandang resulta ang ilang gabi na tayo dito? Kailang gabi na tayo ngayon? Ikapitong gabi. So, aba, isang linggo na tayo nagpapangipanganda. Ang tingin ko ay lalo kayong gumaganda. Lalo gumaganda kasi marunong na tayo lahat lumitig. Ano? Kaya sabi ko, aba, ito parang gumaganda lahat ang tingin ko. Kaya, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Ako'y naliligayaman na kayo'y nakakasagot. Ibig sabihin lamang noon, talagang kayo ay nakikinig. Kaya ngayong gabi, para patuloy natin maranasan ang malusog na pamumuhay, ang masaya, at para sa walang hanggan na ating pinaghahandaan, patuloy tayo magkakaroon walang ulang. Maganda po na talagang kung gabi-gabi nakakasagot. Ano? Para masaya-saya din natin na tayo ay may natatandaan. Kaya sa huling gabi, ako ay magtatanong. E tingnan ko talaga yung kung sino first honor. Diba na sa sampung gabi natin, may first honor tayo. Kaya mga minamahal, aking ipinagdarasal na ayun ay pero ko na ba nakakasauno masyado? Mahirap bang saunin? Madali, I hope sa last night ay sauno ng lahat. Yan. Ipinagdarasal ko na kayo ay umunlad sa lahat ng mga bagay at maging malusog. Natitiyak ko na pagkatapos ng ating pag-aaral, tayo lahat ay mas malusog kaysa dati. At mas maunlad tayo sa ano, physically, mentally, spiritually, at pwedeng financially. Sapagkat ang ating Diyos na kinikilala ay Diyos na may-ari ng langit at lupa. Lahat ng kayamanan ay pag-aari ng Diyos na ating ipinaliliwanag gabi-gabi. Kapag ito'y ating lubusan na kilala, natitiyak ko na tayong lahat ay uunlad sa ating pamumuhay. Ang ating topic sa gabi nito ay ang pakikipagdigma ni Elias kay Reyna Jezebel. Sino sa inyo ang na kakakilala na kay Elijah at Jezebel? Sa Bible po yan. Kwento sa Bible. Ngayon, ating pakinggan, bakit kinakailangan magkaroon ng labanan? Ito'y may kinalaman sa sakit na maraming mga tao ngayon ang nagugupo. Maraming mga tao ngayon ang nakakaranas ng naranasan nila. Kaya ito'y aking ikukwento sa inyo. Isang minsan ay may isang masamang hari sa Israel. At ang kanyang pangalan ay si Haring Akab. Itong si Haring Akab, siya ay inilala ng Israel na mayaman, pero masungit, masama ang kanyang ugali, at lalo tigit, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang hanap ito ay may asawang ang pangalan ay si Jezebel.
Pero ba dito sa bulusok na ang pangalan ay Jezebel? Meron ko lang tayong naririnig, di ba? Kahit sa sampalok, wala rin ako naririnig. Ang dami ko lang napuntahan sa Pico, sa buong halos buong Pilipinas, sa Israel, ay wala rin ako lang naririnig na magulang na nagpapangalan sa kanyang anak na babae na Jezebel. Wala rin namang aham. Wala, kasi itong pangalan na ito ay pangit ang ibig sabihin. Masama ang kanilang ugali. Kaya walang magulang na gustong magpangalan ng ganito. Kaya, ito po ay kasaysayan na kung saan sa Israel ay nagkaroon ng malaking pagtalikod sa Diyos ang mga tao. Ang dati nilang kinikilalang tunay na Diyos ay nakalimutan na ng Hari Akab at kasama ng kanyang asawa. Pero, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Mayroon siyang isang lalaki ng Diyos na ang pangalan ay Elias o Elijah. Yan. Pinangunahan ni Ahab at Jezebel ang buong Israel at silang lahat ay sa halip ng sumamba sa tunay na Diyos, sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa palaka, sa baka, sa araw, at kung kani-kanino, hindi na nila sinasamba ang tunay na Diyos. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon kay Elijah, susubuin kita, Propeta Elias, at sabihin mo sa hari bilang kapalusahan sa kanya ay magkakaroon sa buong Israel na kagutom. Hindi magkakaroon ng pagkain. Kaya, pumunta doon sa hari, si Elias. At nang kanyang masabi ito, alam nyo, nagalit si Elias. Hindi si Akab at si Jezebel, mag-asawa ito. Ano lang niya, anong ibig sabihin mo, ika? Sino ka ba? Ay, itong si Propeta Elias ay pumunta sa medyo malayong lugar, pero hindi siya nakaranas ng gutom. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Binigyan siya ng kanyang makakain. Pero alam nyo, dahil ano ito? Sa tingin ninyo, mangyayari kaya yung sinabi ng Diyos? Aba, ang sabi ni Jezebel, kami magpapatuloy na sumamba sa aming Diyos na kinikilala. Ah, nagtayo sila ng dambana at naglagay sila doon ng handog. Mayroon nilagay sila doon kambing, nilagay nila doon ang mga kung ano-anong gusto nilang ilagay na paghahandog. At yun naman ay hindi sinasangayunan ng Diyos sapagkat ang kanilang sinasayawan, paikot-ikot sila doon sa rebulto. Ay, hindi naman tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. At si Propeta Elias naman ay nagtayo rin pareho sila. Dalawang grupo ay nag-iisa si Propeta Elias. Siya ay naglagay ng kahoy at inihanda niya sapagkat siya ay mananalangin sa tunay na Diyos. Ang Diyos na nakikinig sa panalangin na direkta. Ah, pero yung mga tauhan ni Haring Akab at ni Jezebel, ang dami nila. Ala, nagpaikot-ikot na sila, pasayaw-sayaw sila. At ang kanilang sinasamba ay Babel. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan ang sanlibutan. Yan, patandaan natin yon. Ang mga taga-Babilonya ay sumasamba kay Babel. Babel, yun yan. Isipin nyo yun, magkaluto. Hindi sila sumasamba sa buhay na Diyos. Kaya alam nyo, kalahating araw na, pagod na ang mga sumasayaw, paikot-ikot sila, yan, bigyan mo kami ng ulan at pagkain, ikot sila ng ikot, ay walang sumasagot sa kanilang dasal. Ay, ano nangyayari ika sa mga ito? Bakit walang nangyayari sa atin? Dasal tayo ng dasal, hindi naman walang himala na nangyayari. Ay, sabi ni Propeta Elias, nalingkod ng Diyos, ang sabi niya,
Ngayon, ako'y mananalangin sa tunay na Diyos na buhay. Alam nyo, nung siya'y manalangin, bigla, ano sabi? May buong apoy. Nakita nyo yun? May apoy na galing sa langit na ipinakita sa, ano, doon sa ginawa ni Elias na ahoy na dambana. Dambana na kung saan ipinakita ng Diyos na ang sinasabi ni Elias ay totoo, na ang Diyos na buhay ay dumininig ng panalangin. Kaya pag may mga kung kani-kaninong nananalangin, ay pakabingi kasi yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Kinakailangan ang Diyos na buhay. Kaya yung apoy na yon ay nagpapakita na ano, ang Diyos o ang Panginoon, ang siyang Diyos, ang Panginoon, ang siyang Diyos. At alam niyo ba, nagalit, nagselos, nagalit si Jezebel kay Elias. Ang sabi ay, natalo tayo, siya pinakinggan sa kanyang dasal, tayo hindi. Kakainis, parang ganun. Hanapin yan si Elias at patayin yan. Ay, naku, pinapahanap si Elias at papatayin siya. Alam niyo, tumago si Elias. Kaya ng araw na iyon, siya ay nagtagumpay. Sa pagtatagumpay ni Elias, nagganit ang kalaban. Kasi Hari Akam at si Jezebel, at ang gusto'y patayin na talaga siya. Kaya alam niyo na ipinag-utos na siya'y patayin, siya ay natakot. Ang propeta ay tumakbo at iningatan niya na huwag siyang mapatay. Sa kanyang pagtakas ay napagod siya at nagbubulay-bulay siya. Bakit nagkaganito ang aking buhay? Gusto ko na lang mapatay. Ay, naglakad siya ng naglakad patungo sa malayong lugar, doon sa malayo sa lugar. Ito kasi nangyari sa Mount Carmel, sa Israel. Inakarating na ako sa Mount Carmel. Doon ako nagtrabaho. Taga doon mismo yung matandang lalaki na inalagaan ko. Mount Carmel. Mount Horeb. Yan. So, ito naman si Elias ay tumakas papunta sa malayong lugar ng Beersheba. Ay, ang layo nun, Beersheba. Ang layo nun. Lalakad ka ng malayo. At pagod na pagod siya. Hinang-hina na siya. Sa kapagura niya, gutom na siya. Para na siyang mamamatay. Pagsubok, ano, sa anak ng Diyos, na ang mga tao sa paligid niya ay naiinggit, nagagalit sa kanyang magtatagumpay. Kaya ang kalaban ng Diyos ay masasama. Kapag ikaw ay nagtatagumpay, nagagalit ang mga masasamang tao sa mabubuting tao. Alam nyo, siya ay, sabi ni Elias, gusto ko na lang mamatay. Nalulungkot siya, nawawala na siya ng pag-asa. Ang tawag sa sakit ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay depression. Kaya ang depression na naranasan ni Elijah, tingnan natin, ano, ito ba yung may lunas? Ito ba yung mayroong solusyon? Ang major depression ay isang sakit sa pag-iisip. Ha? Na nagdudulot ng patuloy na damdamin ng kalungkutan at ang pagkawala ng kasiyahan sa mga gawaing normal, nagbibigay kasiyahan, wala na siyang kagana-gana. Kapag tayo ay nakaramdam na wala na tayong gana magtrabaho, nawawala na tayo ng ganang magpatuloy mag-aral, maghanap buhay, nagsisimula na ang sakit na depression. At ito ay sakit sa isip. Ang depression ay isang uri ng sakit sa utak. Ayan. Ang utak ng tao ay may 100 billion brain cells. Tinatawag itong neuron. Ayan. Kaya pag narinig nyo, ang ating neuron, ito po ay maliliit na ugat na cells ng ating utak. Ang neurons at synapses
sa pagitan ng mga neuron na ito ay may mga estrukturang tinatawag na synapses. Ang ating brain ay may mga connector. Ang tawag dyan ay synapses. Kaya pag ang ating brain ay inyong i-imagine, connected po siya sa isa't isa. Kaya kita natin yun. Ayan. At ang kakulangan sa mga sa limuot na sistema nito, para akala mo kung anong tsura, ano? Ha? Ha? Komunikasyon ay maaaring maging sandi ng isang chemical imbalance. Kapag sinabi ng doktor sa iyo na hindi ka na masyadong nakakatulog, hindi ka na panatag, lagi kang nag-aalala, lagi kang takot, lagi kang parang wala sa mood, paiba-iba ang iyong ugali, ang hirap mong intindihin, ikaw ay nagkakaroon na ng chemical imbalance sa utak. Kita niyo na? Ito pala ang depression. So, gaano kalaga na ingatan natin ang ating mga utak? Yan. Ang imbalance na ito ay nagbubunga ng mga pagbabago sa mood. Nagre-resulta ito ng depression. Kaya ito ang mga danger sign. Mga sign, signal na tayo ay mayroong kakaiba na nangyayari. Ito, ano po ang ilan sa mga sintomas ng depression? Matagalan at labis na kalungkutan. Sino sa inyo ang nakaranas na sobrang mawala yung kalungkutan? Mga namatayan, pwedeng mangyari. Mga nabigo sa pag-ibig, iniwan ng boyfriend, ng minamahal. Lahat ng ito ay pwedeng maging sanhi ng depression. Nagsisimula muna sa anxiety, hindi ka masaya, nai-stress ka na. Pagkatapos na ang kasunod yan, hindi mo na mapaglabanan ang laging puyat sapagkat hindi mo magawang makatulog. Wala kang ganang kumain. So, nagsisimula kang magkaroon ng problema. Ang damdamin ay parang walang halaga. Wala nang importante sa ayaw ko na lang mabuhay, di na kakain, gusto ko na lang din mamatay. Yan! Naranasan yun Propeta Elias, nung siya ay gustong ipapatay ni Jezebel. Pero alam nyo, ang ilan pa ay hirap mag-concentrate at mag-desisyon. Nag-aaral, pumapasok sa school, pero hindi na uunawaan yung sinasabi ng teacher. At kapag ka may tinanong ka, sasama ka ba o hindi, ano ba pwede mong gawin? Hindi niya magawa, may desisyon. Ito po'y mga signs na tayo ay pwedeng kinakapitan na ng depression at nakakaramdam ng kawalan ng tulong at pag-asa. Laging ang iniisip ay mga negatibo na. Ay, hindi na lang akong magano, wala rin naman mangyayari sa buhay ko. Wala na akong pag-asa pang yumaman, wala na akong pag-asa umunlad, wala na siguro akong pag-asa na maging masaya. Yan ang mga isipan ng mga may sakit na depression. Mga negatibo ang naiisip. Kaya, ang sabi ay, walang pakialam ang Diyos. Iniisip nila, wala nang kwenta itong buhay ko ito. May pakialam pa kaya ang Diyos sa buhay ko? Ayan. Pati ang Diyos ay sinisisi ng mga taong may sakit na ito. At walang kapuluhan ang kanyang buhay. Iniisip niya na laging negatibo. Ang pagpapakamatay ang magandang dahilan sa kanya. Ay, kamatay na lang ako, suicide na lang ako. Pag ako'y namatay, wala na akong alam sa nangyayari sa kanila. Bahala na lang sila. Yan ay mga sinasabi na may sakit na depression. Kakatakot pala itong may sakit na to. Ayan. Paano hinanap ni Elias ang kanyang depression? 5 strategy na dapat nating tandaan kung paano tayo makakawala sa isang sakit na depression. Ay kung paano niyang nagawa ito, magagawa rin natin sa tulong ng ating Panginoon. 1 strategy. Magkaroon ng sapat na tulong. Kita niyo na, napaka-importante ng tulog. Di ba nung ang topic natin sleep? Ang sabi ay, kapag maganda ang tulog natin, magaling tayo mag
desisyon. Kapag maganda ang tulog natin, malinaw ang ating pag-iisip. Kapag maganda ang tulog natin, masaya ang ating mood. Hindi tayo irritable. Hindi magagalitin. Kaya, kapag tayo natutulog, napakabigat ng araw ni Elijah. Physically, mentally, at emotionally. Yung kanyang isipan, yung kanyang pakiramdam, yung kanyang pamamatawan ay nanghihina. At para makabawi, kailangan niya na pahinga. O, paano kayo nakakapagpahinga? Sa gabi-gabi, kailangan ay tulog. Sa isang linggo, kailan kayo nagpapahinga? Araw na? Ikapitong araw. Yung iba ay yung dati pang kinabigalian, unang araw, linggo. Ay ang isinasuggest ng Panginoon para lubusan pumalit sa mga sakit, ang pinagpala ng Diyos na araw ay araw ng Sabado, ikapitong araw. So, ang sabi ay kinakailangan natin magpahinga, hindi puro trabaho. Ayan, nakalagay. Yan. Anong sinasabi po dyan? Yung ating mata, tingnan po natin yung ating mata. Yung ating mata, yung ating retina, ay para pong relo. Mayroon po yan, ano, circadian. Ang madalas na pagkaabala ng routine ng katawan ay maaaring magresulta ng mga karamdaman sa pagtulog at depresyon. Kaya nasabi natin, patayin ang ilaw. At pagkatapos ay dapat maaliwalas ang kwarto. Pagkatapos ay ano? Ha? Kaya panatag ang kaisipan, nagninilay-nilay sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos para mailayo tayo sa depresyon. Ayan. Ano pa? Subukan ang espiritual na pagmumuni-muni panalangin bago matulog. Sino po sa inyo ang nananalangin bago matulog? Yung nagdadasal na, ay salamat Panginoon sa buong maghapon. Bagaman ako'y napagod, marami akong ginawa. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Binigyan niyo kami ng makakain sa araw-araw. At kayo po ang nagbibigay sa amin ng mabuting kalusugan. Salamat Panginoon. At ngayong gabi ako'y tutulog. Bigyan mo po ako ng kapayapaan, ng isipan. At bukas, Panginoon Diyos, ako po'y gisingin mo na masaya at muling magpapatuloy. Iyan ay maikling panalangin na ating kinikilala na ang may-ari ng ating buhay ay ang ating Diyos. At sa gayong paraan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating isipan. Kaya, number two strategy. Kumain ng pagkain para sa utak. Kasi po, kapag nag-imbalance tayo ng ating pagkain, parati na lang ang kinakain ay noodles, sardinas, nako! Ay talagang kukulangin ang sustansya ang utak. Ano ang sinasuggest? Ang pagkain, dinala ng anghel kay Elias sa panahon na siya'y tumatago sa kuweba, ay ano? Sure na tayo na ang pagkain iyon ay binigay ng Diyos sa kanya ay pagkain para sa utak. Kasi nalulungkot siya eh. Natatakot, nalulungkot, nalulupay-pay. Ang lungkot ng buhay na ikaw ay nasa kuweba. Dahil hinahanap ka ng hari para ipapatay. Ay di talaga ikaw ay mawawala na ng pag-asa. Ano nang mangyayari sa akin? Pero hindi nakalimutan ni Propeta Elias na manalangin sa Diyos. At nakikita siya ng Diyos, hindi siya pababayaan sapagkat siya ay tapat. Alam niyo ang binigay sa kanya? Yan, may inutusan ang Diyos na ibon. Dinalhan siya sa kuweba. Pag binasa niyo ang kasaysayan sa 1 Kings, makikita niyo ang inutusan ng Diyos na magdala ng pagkain kay Elias ay ibon. Dinalan siya na masustansyang pagkain katulad ng mga pagkain ito na tryptophan. Ito ay isang uri ng sustansya na kailangan ng ating utak. Mga nuts. Yan, isa yan. Mga tofu. Yung binigay namin sa inyong niluto nyo. Galing sa soya beans yun. Malakas ang kanyang ano? Tryptophan. Ang tofu, flax seeds, at walnuts. Alam niyo po yung walnuts? Para siyang korting utak. Kaya nilikaya ng Diyos na korting utak, sure na
ating nakarayon sa utak natin. Kailangan pagkain ng ating utak. At ang isa pa na mayaman sa sustansyang tryptophan ay omega-3. Ay makukuha natin sa mga isda na katulad ng makerel at salmon. Yan. Yung mga isda na yan ay malalaking isda galing sa malalim na dagat at sila ay nagtataglay ng omega-3. Yan. At ano pa? Maaari rin tayong makakuha ng omega-3 sa flaxseed, wheat germ, at soybeans. Inulit lang natin, yun din. Pansin ninyo, may karne ba dyan? Wala. Pansin nyo yun? Napansin nyo? Wala. Kaya alalahanin, ito ang orihinal na mga pagkain na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Hindi karne. Walang isinadjust na para sa utak. Ano? Ayan, masabi sa Bible ay ito po. Sa banal na kasulatan, Genesis 1:29. Pag ito'y natandaan nyo, aayawan nyo na ang mga pagkain hindi sinasabi ng Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon, nung likhain niya ang langit at lupa, kasunod na sinabi niya, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi. Yan pala kakainin. At ang bawat punong kapoy, prutas, ha, na may binhi, may mga buto sa loob. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva at sinasabi pa rin ng Diyos hanggang ngayon sa atin. Na kung ayaw natin magkasakit, itong mga pagkain ito ang ating kakainin. Ang tawag dyan ay plant-based mula sa mga halaman. Strategy number 3, gawin ang buong katawan. Kaya na naman, tama na naman kayo sa tanong. Mag-exercise na ulit. Ang exercise ay nagpapa-active na dugo at sirkulasyon. At sangayon sa 1 Kings 19:8, nagsasabi sa atin na matapos kumain at matulog si Elijah, nagturo siya sa 40 araw na paglalakad. Ayan, kita nyo, nag-exercise pala si Elijah. Pagkakain niya sa kuweba, naglakad siya ng 40 days. At sa kanyang paglalakad, naging malusog si Elijah. Ano ba yung best exercise na ating pinag-aralan? Paglalakad. Isa doon sa aerobics na yun ay yung walking. Kaya pag naglalakad tayo lagi, magiging malusog tayo. Ayan. Kasi yung endorphin ay nagdudulot sa atin ng mabuting pakiramdam at tumutulong ito para labanan ang depression. Nagiging masigla. Nagkakaroon tayo ng endorphin hormones. At strategy number 4. Kumuha ng cognitive behavior therapy. Ano yung cognitive behavior therapy po, Ate Joyce? Ano yung ibig sabihin nun? Ah, iyan. Ang pagbabago ng aking mga iniisip ay magbabago sa aking pag-uugali. Kumanap ka ng mga tao na positibo sa buhay. Bakit ka sasama dun sa may depression din? Ay di dalawa na kayo magpapakamatay nun. Ayan. Pero kung ang hahanapin mo ay mga taong marunong tumingin ng positibo sa buhay, kahit naghihirap ang buhay, kahit parang, ay, paraan pa namang buhay ito, ay, laging negatibo ang naiisip, huwag ka doon, huwag ka masyado doon makikipagbarkada. Kasi, baka ikaw ay mahawahan din ang negatibo. Ikaw kay sasama doon sa mga tao, ay, alam mo, kahit na ako'y walang asawa, ako'y balo ngayon, ako'y hindi pinababayaan ng Diyos. Kahit na simple lang ang buhay namin, kami ay hindi nagugutom araw-araw dahil ang Diyos ang nagpapala sa amin. Ito ang uri ng mga taong positibo. Mayroong positive mental attitude at mga taong pwede tayong payuhan ng mabuti. Ito ang tinatawag na therapy. Ayan. Ano sabi? Ang great physician ay gumagawa ng cognitive behavior therapy. Sinong pinakamagaling na doktor na kilala nyo? Ay, ang ating pinag-aaralan. Maraming magaling, palibot, kahit saan kayo magpa-check up,
may doktor na magaling. Pero ang pinakamagaling na doktor na nagbibigay ng therapy sa atin ay walang iba kundi si Doktor Jesus Christ. Ang ating Panginoon na pago sa cross na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Ang pinakamagaling na therapist na doktor. At ang strategy number 5. Pakinggan. Ano yan? Pakinggan. Mali yun. Ang tinig ng Diyos. Hindi sa tinig. Pakinggan natin. Sa tingin ninyo, nakikipag-usap kaya sa atin ang Panginoong Diyos? Tingin ko mula yung unang gabi na tayo nagsama-sama dito, unti-unti na nating naririnig ang salita ng Diyos. Sinasabi na, ay sabi sa lecture, huwag ka na daw maligay. Huwag ka na daw uminom ng alak. Huwag ka nang magbibisyo. Kasi magkakasakit ka. Alam niyo kung kaninong tinig yun? A Holy Spirit? Pinapaalalahanan na tayo. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, maririnig na natin. Mula nung nalaman natin, ang mga mali ay ipinapaalaala na ngayon ang Banal na Espiritu na gumawa ng tama at kasanayon ng kanyang kalooban. So, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos para mawala ang ating depression? Sangayon sa Jeremiah 15:6, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. Ano yung kinain na yun? Ang Bible ay kanyang binasa. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sabi ni Propeta Jeremias, ang tunay pala na pagkain na nagbibigay kaligayahan sa kanyang puso't isipan, kapayapaan, ay ang Bible, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng positibong isipan sa atin. Kaya sabi niya, tayo ay magpapatuloy na maging maingat. Ang mga taong may kalamak na depresyon ay nangangailangan na ng gamot. Yun yung sabi ko sa inyo. Hindi na magawang makatulog. Busy-busy na ang isipan sa mga bagay na mga iniisip na hindi maintindihan. Kailangan na nila ng gamot. At ang gamot na ito ay wala nang gagawin kundi patulugin ang patulugin, pakainin ang pakainin ang isang may sakit na depresyon. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, nakaranas na po ako sa aking anak. Mula no, na-addict-addict siya sa gadgets. Hindi na siya natutulog. Kaya aking pinawarningan ng mga bata, ang mga kabataan, huwag masyadong gamit ng gadgets. Ang kasunod na magiging problema, depression. Totoo po yan. Ngayon sa survey, sa buong mundo, lalo na ngayong 2025 na darating, halos kalahati ng populasyon sa buong mundo magkakaroon ng stress, anxiety, depression. At ang survey, maraming nagpapakamatay na mga tao ngayon dahil sa kawalan ng pag-asa sa buhay. At ito po ang ating iniiwasan. Kaya po ito'y ating pinag-aaralan sapagkat nais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na masaya at malusog. Kaya po, ang tamang estratehiya para makayanan, ulitin natin lahat, sabay-sabay po nating basahin. Number 1, magkaroon ng sapat na tulog, huwag puyat ng puyat. Number 2, kumain ng mga pagkain para sa utak, plant-based, mga prutas at gulay. Number 3, gawin ang whole body exercise, aerobic walking, o sinasagutan ko. Number 4 and 5, kumuha na cognitive behavior therapy. Si Jesus Christ yun, yung nag-a-advise ng positibo, mga kaibigan. At makinig sa tinig ng Diyos. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Ngayon, dahil ating napag-aralan ang magandang kasaysayan ni Elias at ni Jezebel, ito ay nangyari sa
sa mga panahon ng Old Testament. At sino sa palagay niyo ang nanalo? Saan napunta si Elias? Kapag inyong binasa ang Bible, malalaman natin na si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayan. Siya ay umakyat sa langit. Ayan, halos parang nakasakay siya sa karwahe na sa mga alapaap ng langit. Siya ang lingkod ng Diyos na hindi nakaranas ng kamatayan. Tandaan natin yan. Ano naman kaya ang nangyari kay Jezebel? Si Jezebel, alam nyo, paibaba. Hindi siya inilibing. Hindi nakaranas ng libing si Jezebel. Sapagkat sinabi ng Diyos, siya ay kakainin ng mga aso. Pinapak siya ng mga aso. Kinain ng kanyang laman. Nagkaluray-luray si Jezebel at hindi siya nailibing. Namatay siya na walang karanasan ilibing. Ngayon, mahal kong mga kaibigan, sino ang ating pipiliin? Si Elias na sumamba sa tunay na Diyos at siya'y nagpaitaas sa langit. Si Jezebel na sumasamba sa Diyos-Diyosan at siya'y kinain ng mga mababangis na aso. Ayan. Kaya noon, alam niyo ang pagkawasak, matatapang na aso. At si Elias ay mula sa depresyon tungo sa pag-angat. Siya ay nagkaroon ba ng pagsubok sa buhay? Ako ay nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Low, depression, nagpapagyo, umuulan, kumikidlat, masungit ang panahon. Anong tawag? Low, may depression. Ano? Ang panahon. Maraming panahon sa buhay natin na tayong may depression. Mayroon tayong mahina at mababang sa buhay natin. Pero alam nyo, itataas tayo ng ating Panginoon kapag hindi tayo bibitaw sa Kanya bilang ating Diyos. Kaya ang sabi ko ay ito. Ayan, kailangan mong pumili ngayong gabi. Kung sino ang ating pipiliin, ang maglingkod, tumayo kasama ni Jezebel, lumaban sa tunay na Diyos, at umasa sa kanyang sarili, utang tumayo tayo na kasama si Elias. Tumayo kasama si Elias ang tunay na propeta ng Diyos. Siya ay nagtagumpay. Ano ang ating gustong gawin? Tumayo sa tabi ni Jezebel. Si Jezebel ay nagre-represent na pag-ibig sa sanlibutan. Sinusunod ang sarili niyang gusto. Sinusunod at nabubuhay siya sa kung ano ang gusto ng tao. Utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ni kahit tuldok, ni kahit kudlit sa aking kautusan, ay hindi mawawala. Ang sabi ng tao, binago na namin. Ibang araw na. Kaya mahal ko mga kaibigan, mamimili tayo sino ang ating susundin, ang Diyos ni Elias o ang kagustuhan ni Jezebel na sundin ang gusto ng tao at sarili niyong gusto, sarili kong gusto. Ngayon po, ang sabi dito, tumayo si Elias sa panig ng Diyos at tumayo si Jezebel na sumasamba sa araw na iba. Kasi ang pagsamba ni Propeta Elias ay kasunod ng orihinal na pagsambang ikapitong araw na Sabat sa Israel. At ito naman, si Jezebel na kinain ng mga aso ay sumusunod sa nais ng mga tao at sa sarili lang niyang gusto. Ay, basta gusto ko, masaya ako. At saka yun lang pwede ako dun sa araw na yon. Sarili, gusto. Kaya ang sabi dito, tumayo, yan, si Elias sa tunay na araw ng tawad. At tumayo sa tabi ni Jezebel magpasakop at hindi siya magpabautismo. Ayaw niyang sumunod sa gusto ng Diyos. Ah, mayroon na kami sariling amin. Doon na kami na mulat. Yun ang alam kong tama. Yan ang mga katwira na Jezebel. At tumayo si Elias magpasakop sa daan ng Panginoon.
Sumunod siya sa katulad na ginawa ni Jesus Christ. Nagpabautismo si Jesus Christ. At tumayo kasama ni Jezebel at Satanas sa apoy ng impyerno. Sinunog ang mga hindi sumunod sa Diyos. Susunugin at tumayo kasama ni Elias, si Jesus, sa kalwalhatian ng langit. Mahal kong mga kaibigan, katulad ng pagpili at ang ating pagdidesisyon ay nakasalalay sa ating, ano po, yung desisyon natin ay nakasalalay ang ating mangyayari sa bukas. Ang gagawin natin pagdidesisyon ngayon, sino ang ating susundin ay may kinalaman sa ating future. Kaya itong sabi, sa muling pagpalitin ni Jesus, ano ang mangyayari sa mga tao? Ano po ang mangyayari sa tingin nyo? Baka hindi pa natin alam sa ayon sa Bible, ito po ang mangyayari. Ang bayan ni Kristo na patay ay nabuhay na mag-uli. Sa ayon sa Bible, lahat ng mga tao na nagpalataya sa Diyos, tinanggap siya, tumanggap ng bautismo, tumanggap ng sabat na kapangilinan, sila yung mga tao may ID. Kung mamatay man sila na hindi pa dumarating ang Panginoon, sila ang unang mabubuhay at sasalubong sa Kanya. Napakaganda pala. Kahit pala mamatay, pag dumating si Jesus, ang mga namatay na sumunod sa Diyos, ang unang bubuhayin. May mauna at may mahuhuli. Ayan. Ang bayan ni Kristo na patay, nasabi dyan, ay ano daw? Ayan. Pagdating ni Jesus, ito ang mangyayari. Ha? Sa mga tao ni Satanas. Anong mangyayari po? Yan, basahin natin. Ang mga tao na sumunod kay Satanas, ha? Sila ay nangabuwal, namatay. Yan ay nakasulat sa Bible. 1 Thessalonians 1:7-9. 2 Thessalonians. Sa ang bayan ni Satanas ay patay, napatay, ay mananatiling patay. Ibig sabihin, unang mabubuhay sa sementeryo, lahat ng tumanggap sa Panginoon. At pagkatapos ng 1,000 taon pa lamang, bubuhayin ang mga makasalanan na sumunod sa kautusan ng tao. Ang nakalagay dito, ang bayan ni Kristo ay buhay sa langit. Ang bayan ni Satanas ay patay sa lupa. Yan. Si Satanas ay nakagapos na walang sino mang matutukson. Yan ay mga panahon na darating at malapit na. Yan ang mangyayari, tandaan natin. Ayan. Sa 1,000 mga taon, ha, ang bayan ng Diyos ay, ano mangyayari pa? Sa pagkatapos ng 1,000 years, ang bagong Jerusalem, kasama si Jesus at ang kanyang bayan, ay magsisimulang bumaba. Kasama ni Kristo ang mga maliligtas na sumusunod sa utos ng Diyos. May pananampalataya kay Jesus at tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Kaya po may ganting pala. At ang sabi, ang mga tao ni Satanas, sumunod sa mga gusto ng tao, sa sariling gusto, na buhay na mag-uli sa mga patay, may mga tao na siyang maaaring tuksuhin, kaya siya ay nakawala, si Satanas. Tutuksuhin na naman niya muli. Pero ano sabi? Sinisigap ni Satanas na sakupin ang mga bumababang lunsod. Mayroong sa alapaan, ibababa ang bagong langit at ang bagong lupa. Si Lucifer ang nagbigay ng utos. Yan si Satanas. At ang kanyang malawak na hukbo ay sumulong, hindi mabilang ang daming nadayaan ni Satanas. Napakaraming sumunod kay Satanas. Kakaunti ang grupo ni David. Tunay na sumasamba sa Diyos. Malaki si Goliath. Marami siyang kakampi. Pero anong nangyayari? Ang sabi dito, nagagalit na si Satanas sapagkat ang mga taong maliligtas ay kasama ng ating Panginoon. Biglang pumabagsak ang apoy mula sa langit. Ano mangyayari sa makasalanan? Si Satanas ay winasak. Winasak ang kasalanan at ang mga sumunod.
kay Satanas na, huwag na, huwag ka na tumunod dyan. Mahirap yan. Yan! Maraming bulong ang kaaway. Ito na ang sabi, at kapag natapos na ang apoy, susunugin. Susunugin kasama ng mga anghel ni Satanas. Si Satanas at ang mga sumunod kay Satanas, magtigas ang ulo, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi makakasama doon sa buhay na walang hanggan, na inihahanda na magandang tahanan, na walang iba kundi napakaganda. Ang kalsada doon ay ginto at lumiliwanag, magiging makinang na lungsod. O napakaganda ng lungsod na ito kung saan makakasama ang ating Panginoon. Ang mga pader nitong lungsod na titirahan ng mga maliligtas ay jasper. Hindi natin magawang bumili ng alakas na jasper. Oh, ang mga pundasyon nito ay mga halagang bato. 12 pintuan ito ay perlas. Tunay na perlas. Napakaganda ng titirahan ng mga tao susunod sa Diyos. Ang mga lansangan nito ay dalisay. Pure gold. Ginto. Napakaganda. Na-imagine nyo na po ba? Na kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay titira sa kanyang inihandang tahanan. Wala na doon mga mababangis na mga hayop. Ang mga leon ay pwede nang laruin ang mga bata at doon tayo maninirahan kasama ng ating Panginoon. Papagdubayan tayo at ang mga bata ay maligayang maglalaro doon sa langit na kasama natin ang Panginoon. Wala nang sakit na mararanasan. Wala nang paghihirap. Wala nang panggigipit. Wala nang depresyon. Hindi na malulungkot. Hindi na makakaisip ng masasama. Wala nang kirot. Wala na doon kamatayan. Kaya mahal kong mga kaibigan, ang paanyaya ng ating Panginoon, tayo, kapag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, magiging malusog, masaya tayo magpakailanman. At ito ay panawagan ng ating Panginoon. Pinakadakilang kalwalhatian ay makikita. Makikita natin ang mukhaan ang ating Panginoong Jesus. Mahahawakan natin sa kanyang mga kamay ang butas ng kanyang kamay sa pagkapako niya sa cross. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Nais ng Diyos na tayo ay makapiling sa kanyang inihandang tahanan. Gusto niyo bang makita ang ating Panginoong Jesus? Nais niyo po bang sumama? Makapasok sa kanyang kaharian? Na wala ng kalungkutan, wala ng sakit, wala na doon problema ang paanyaya ng ating Panginoon. Magdidesisyon tayo. Kikilos tayo. Tatanggap tayo. Babalik tayo sa Ama na naghihintay at sinasabi niya, gaano man kalaki, kabigat, kadumi ng inyong mga naging buhay noon, patuloy mo kayong hinihintay sa aking tahanan. Lumapit kayo sa Panginoon. Magpakumbaba kayo. Humingi tayo ng kapatawaran sapagkat ngayon ay naghihintay siya sa atin. Sumama ka sa akin sa bahay ng aking Ama. Sino sa gabing ito ang nais sumama sa inihandang tahanan ng ating Panginoon? Pwede po bang itaas ang ating mga kamay? Yung nagnanais makatira sa pure gold, wala nang sakit, wala nang kalungkutan, walang paghihirap sapagkat ang Panginoon na ang ating makakapiling. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo lahat, lahat ng tumaas ng mga kamay, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tinatanggap natin si Kristo sa buhay natin at handa tayo baguhin ang ating buhay at sundin ang kanyang kalooban.